Jason Tatum, mga idol, nag-post nga ng kanyang text kay Kobe Bryant bago ang Game 7 matchup nila against sa Miami Heat. Kung saan sinabi nga neto ni Jason Tatum, "I got you today." Tinext niya yan, mga idol, dito nga kay Kobe bago ang laban nila sa Heat. At nakita naman natin, di ba, mga idol, nung actual na laban na nga nila nung Game 7 na ay nirepresent nga neto ni Jason Tatum si Kobe Bryant. Hindi lamang, mga idol, sa kanyang armband na may number ni Kobe, pati na rin sa kanyang sapatos. Parang chinanel nga, mga idol, neto ni Tatum, pinakita niya yung kanyang inner mamba sa Game 7. At ayun, napanalo nga nila ang Eastern Conference Championship. At matapos nga yan, mga idol, ay hindi na rin siguro napigilan ni Jason Tatum ang kanyang tuwa. At ibinhagi niya nga, mga idol, ang kanyang text message kay Kobe Bryant sa mga NBA fans. So kitang-kita nga natin dito, mga idol, sa mga ginagawa ni Jason Tatum na talagang fan na fan nga siya neto ni Kobe Bryant. Dati pa man, di ba, mga idol, ay sinabi niya na nga yan na si Kobe daw ang kanyang inspirasyon kaya siya naglaro ng basketball at nag-workout pa nga silang magkasama. Pero anyways, mga idol, para na nga sa ating next balita ay pag-uusapan natin ang ibinalita ng isang New York reporter. Sinabi niya nga, mga idol, na ang nilalaman niya daw ng meeting ng Lakers GM pati na rin ng Nets GM ay patungkol sa kanilang mga superstar point guards. Alam naman natin, di ba, mga idol, na ang team nga ng Brooklyn ay ayaw bigyan ng long-term deal itong si Kyrie Irving at ang Lakers naman ay hindi satisfied dito nga kay Russell Westbrook. At sinabi nga ng isang NBA analyst na si Nick Wright matapos na lumabas ang balitang ito na siya nga raw ay naniniwala na magkakaroon ng isang blockbuster trade between sa Lakers at Nets. At ang dalawang main player ay itong si Russell Westbrook pati na rin si Kyrie Irving. Magre-reunite nga ito kay KD at Russ, kay Kyrie Irving at kay LeBron James. Pero linawin nga lang natin, mga idol, ito ay isang rumor pa lamang at wala pang ang ibang sources about dito sa report na ito. Kaya nga't abangan na lang natin, mga idol, kung may mga susunod pa bang update about dito sa balitang ito. Pero para na nga sa ating panghuling balita ay patungkol sa team ng Golden State Warriors dahil, mga idol, mukhang kakabahan na nga ang team ng Boston Celtics. Balita nga ngayong araw ni Coach Kerr, mga idol, na ito nga daw si Andre Iguodala, Gary Payton II and Otto Porter Jr. are progressing towards returning for the finals. Inaasahan nga na babalik, mga idol, itong tatlong player ng Golden State na injured ngayon. At sigurado naman yan, mga idol, napakagandang balita para sa mga Warriors fans at pati na rin sa mga Warriors player. Babalik na nga, mga idol, ang dalawang 3-and-D player netong Warriors na si Andre Iguodala pati na nga rin itong si Gary Payton. Malaking tulong nga itong dalawang magaling na perimeter defender, mga idol, lalo na magagaling din ang mga stars netong Boston Celtics. Pero nga, mga idol, tanong ko sa inyo, kapag ba itong team ng Golden State Warriors ay naging full strength, sa tingin nyo itatalunin nila ang team ng Boston Celtics? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!